Malaki rin ang tulong ng mga hayop noon sa pandaidig na digmaan, tulad ng isang kalapati na si Chair Ami na naikwento natin na siyang nagdadala ng mga mensahe sa mga sundalong Amerikano, at ang aso na si Sergeant Stubby na siyang nagbabantay sa pag-atake ng mga sundalong Aleman. Ngayon, ang kwento natin ay tungkol sa isang uso, Ubir, na tumulong sa mga sundalo ng British at Poland laban sa mga sundalong Aleman. Noong taong 1939, sinakop ng Soviet Union ang Eastern Poland, ngunit noong taong 1941 ay umatake ang bansa ng Germany sa Soviet Union na naging dahilan na napilitan ang nasabing bansa na pakawalan ang mga prison of war na mga sundalong Polonya upang sumali sa digmaan laban sa bansa ng Germany. Noong taong 1942, ang mga sundalong Polonya ay pumunta sa Iran upang tulungan ang mga sundalong Briton sa giyera laban sa mga sundalong Aleman. At doon, nakita ni Lieutenant Anatole Tarnowitzki ang isang Iranian na batang lalaki na may dala na sanggol na uso, at inalok niya na bibili niya ito mula sa bata. Dahil wala ng ina ang nasabing uso dahil sa binaril ito ng isang mangangaso. Noong buwan ng Agosto sa nasabing taon, ang uso ay binigay sa 2nd Transport Company na naging 22nd Artillery Supply Company, at doon ay binigyan ito ng palayaw na Wojtek. Ang ibig sabihin ay Happy Warrior. Maayos na inaalagaan ng mga sundalo si Wojtek. Pinapainom nila ito ng condensed milk na inilalagay sa bote ng vodka. Binibigyan din nila ang uso ng mga prutas, syrup, honey at beer na sa kalaunan ay naging paborito na niyang inumin. Siya ay nagkakape at naninigarilyo araw-araw tulad ng isang tao. Minsan din ay nakikipaglaro siya sa mga sundalo tulad ng wrestling, at kasabay silang natutulog sa tent. Ang pag-iinom at paninigarilyo ay nakopya lamang ni Wojtek sa mga sundalo na kanyang nakikita at nakakasama araw-araw. Dahil itinalaga ulit ang mga sundalong Polonya kasama ang sundalong Briton sa Italy, sila ay nagka-problema kay Wojtek. Ngunit di kalaunan ay binigyan nila ito ng ranggo bilang private, at binigyan din ng serial number at isinama nila sa bansa ng Italy. Noong labanan sa Monte Cassino, si Wojtek ay tumulong sa mga sundalo na magdala ng bala ng kanyon na may bigat ng 100 pounds o katumbas ng 45 kilograms. Dahil dito, mas napadali ang mga ginagawa ng mga sundalo sa pagdala ng nasabing bala na dapat sana ay bubuhatin pa ng 4 katao. Dahil doon, tumaas ang ranggo ni Wojtek mula pagiging private hanggang siya ay naging corporal. Pagkatapos ng 2nd digmaang pangdaigdig, si Wojtek ay ibinigay sa Edinburgh Zoo kung saan siya ay tumira at nanatili ng ilang taon. Noong buwan ng Disyembre 1963, si Wojtek ay namatay sa edad na 21 taong gulang. Dahil sa ginawa ni Wojtek, siya ay ginawan ng monumento bilang paggunita sa kanyang kabayanihang ginawa